makakapanayam tayong isang marino at isa siya sa nakalabas na nakilala natin siya sa ating kaibigan na taga Rito, and 27 years na po siyang seaman, and last na kontrata nila is sa Arctic. So ngayon naman kumustahin natin siya kung ano talaga yung mga travel restrictions. Mahirap ba makapasok o makauwi sa kanilang mga kani-kanilang bahay pagkatapos ng kontrata? So Junji, kumusta ka? Okay naman po, sa awa ng Diyos, nakaka-survive din. Magandang araw pala sa inyo, Tina Rose, San Michael. Marami bang mga Pilipino ang kasama mong nagtatrabaho dyan sa barko? Dito sa barko namin ngayon, 16 crew kami lahat at 6 dito ay Pilipino. Mahirap ang mapalayo sa pamilya at alam natin na isa yan sa mga challenges ng isang marino, especially that you spend many months sa gitna ng karagatan. Ano ba ang iba pang pagsubok na dinaranas ng isang seafarer? Sa nasabi mo, Mike, yun ang pinakamahirap talaga dahil hindi mo makakasama ang pamilya mo sa araw-araw. Napakalaking sakripisyo. Pero lahat ng yan ay kinakaya dahil para naman din ito sa kanila. Sa ngayon, advanced technology tayo. Pwede ko nang magkikita ang pamilya ko sa araw-araw. Pwede ko sila makakausap kahit na nasa gitna ako ng karagatan. Dahil sa barko, may 24 hours wifi. Sa pamamagitan ng FaceTime. Sa kontrata naman, makukumpara ko doon sa deep sea or sa international shipping. Na doon mayroong 12 months, mayroong 9 months, mayroon ding 6 months. Pero dito sa Canada, pag ikaw ay permanent job na, makakuha ka ng 5 months on, 7 months off. Tapos mayroon ding 3 months on, 1 month off. At mayroon ding 1 month on, 1 month off. Magdidepende na lang yan sa iyong company or sa barko na iyong masasakyan. Ang kagandahan lang dito sa Canada ay pag ang barko ay malapit sa inyong lugar, like Quebec, you're living in Montreal, Ontario, pwede kang makakauwi. So, pwede kang makapag-leave ng kahit isang araw or pwede kang umuwi after your duty. Tapos babalik ka lang before your watch. Parang sa ganun, napakadali ng panahon. Hindi mo na mamalayan na tapos ka na pala at uuwi ka na. So, Junji, na-mention nyo na isa na yan sa last ninyong biyahe ngayong taon dyan sa Arctic. Ano ba ang mga protocols paglabas-pasok nyo sa barko? Ngayong may pandemya tayong hinaharap, napakaipit talaga ang protocol sa barko. Pagsampa pa lang namin, kinukuha lang kami ng body temperature, yung aming luggage sinat-sanitize, diretso kami sa loob, pasok sa kabina, yung suot namin, hubari namin diretso sa laundry at maliligo bago lalabas ng kabina. Sa biyahe naman namin, sa aming loading port, which is Quebec, swab test kami bago alis at every day, minamonitor ang aming body temperature. Pagdating namin sa Arctic, sa aming unloading port, bago mag-umpisa at bago alis yung barko, swab test ulit. Yun na ang nagiging cycle namin. Every port kami kinukanan o sinaswab test. Ganon din yung sa mga akit sa barko. Kailangan namin kunan sila ng body temperature at sasagutin nila yung COVID questionnaires. Kailangan nakasuot sila ng facial o face mask. At kung may mga dala silang mga bag or luggage, kailangan sasanitize. At wala silang access sa loob ng accommodation. Medyo maigpit talaga. Kailangan namin sundin dahil para naman sa safety na lahat. Ngayon naman, ano ang advice mo sa mga marinong gustong pumasok na kagaya mo na isang international seafarer? Mahirap ba o kailangan pa bang mag-exam? Hindi naman po sa mahirap, Tenny. Kailangan lang nila i-comply lahat ng requirements ng Transport Canada. Kung sila naman ay dating marino o sumasakay ng barko sa Pinas,
ipa-evaluate lang nila ang kanilang documents at nang sila ay mabigyan ng repressor training. At kailangan din ipasa yung mga evaluation tests. At pag ito ay makompleto na nila lahat ng mga requirements, ay may issue na sila ng discharge book, record of qualification, certificate of competency. At pag mayroon na sila nito, pwede na silang mag-apply sa lahat ng shipping industry dito sa Canada. Maraming salamat, John G, sa binigay mong oras. Mag-ingat kayo dyan. Maraming ding salamat sa inyo, Tenny and Mike. Ito'y napakalaking privilege para sa akin at na may share ko naman ang aking experience bilang isang marino dito sa Canada. Mabuhay po kayo! Pinoy pa rin. So it's good to know na nakauwi na nga itong si John G at mga kasamahan niya dahil nga sa maraming mga kwento ang ukol sa mga seafarers na hindi nakaka-uwi and they end up working over contract working beyond 11 months, which is the maximum length for a seafarer's contract. At ang iba pa ay working up to 15 months dahil na rin sa lockdown ng ilang ports. Yes, nakakalungkot nga ang kalagayan ng mga seafarers kung kaya't inauthor ni Senator Risa Hontiveros ang Senate Bill number 357 or the proposed Magna Carta for Seafarers upang maproteksyonan ang kanilang karapatan at kapakanan before, during, and after their deployment. Kasama sa provisions ay ang maximum hours of work rendered by seafarers within a day ay dapat hindi lumapas ito ng 14 hours. At sinuggest din na dapat isama sa bill ng isang NGO called Mission to Seafarers Philippines na nararapat na isama sa bill ang sufficient overtime pay and standardized wages, pati na rin ang pag-ensure ng medical attention both to mental and physical wellness ng mga seafarers. So it's good na pinagtutunan ito ng pansin dahil sa lumalalang kondisyon ng mga Pilipinong marino sa gitna ng COVID-19 crisis. Magbabalik po ang Pinoy pa rin! You bring Roma products home for your family to enjoy. My name is Alyssa Ramacheri, and Roma is the story of my family. Roma used only top quality ingredients and traditional production methods. For 65 years,